hindi masyado. Pero yung sa bukid na yun talagang ayun, puting-puti na doon yung usok ko. Kanina wala pa yan eh. Bigla ka lang minagulat na ayan ah. Ang nigla ko. Yung bala ko sanggutan kasi tignan niyo yung ano yung dami ng kanyang palapa. No, at saka ito mga tatlong puno. Pwede yung tatlong puno. Ito mga katuba, oy. Malaki yung daol niyan, no. Ano pa talaga yung ano mo? Yung tali mo, sige na. Sige lang. Hindi pa nga tapos din eh. Pumipiglas ka na. Huwag kang masyadong atat, pare. Yon mga katuba, at magandang tanghali sa atin lahat. Meron tayong bad news ngayon kasi ngayong araw na to ay naulan. Sa kasamaang palad ay pumutok po ang bulkang Taal. Abot na po dito ang usok. Ayan, yung fog, no? Ayun, no? Nakikita niyo yung bukid na yon. Kanina, tanaw na tanaw pa namin yan kaninang umaga. Ngayon, wala na. Nabalot na ng, ano, usok. Grabe, mga katuba. Alam niyo kanina, tulog pa kami mga alas anong oras yan? Alas 7. Bigla kaming nagising, gawa ng ingay ng mga cellphone namin. Nag-alarm, nag-warning ng pumutok daw ng 7, anong oras yan? 7:27. Yan, 7:27 ng umaga. Pumutok naman ang Taal. Kaya lahat ng klase dito sa Nasugbo is kansilado. Lahat na siguro simula elementary, high school, college, parang gano'n, no? Parang kansilado lahat gawa ng pumutok na ng bulkan Taal. Yun. So kailangan na namin mag-pismas na naman ito paglalabas. Ayan. Siyempre ingat kayo lahat mga katuba, no? Sa lahat ng mga apektado sa usok na yan, mag-ingat, mag-pismas para siguradong ligtas ang inyong kalusugan. Yan o, tignan nyo. Hindi lang halata. Hindi masyado. Pero yung sa bukid na yun talagang ayun, puting-puti na doon yung usok ko. Kanina wala pa yan eh. Bigla ka lang namin nagulat na ayan o. Biglang nagkahangin. Ayan, nandito na siya, no, sa kubo. Ayan, no. Pero parang hindi nyo masyadong kita, no? So mamaya, tignan natin. Update ko kayo mamaya kung lalakas pa ba yan. Na kumadubo yan. So andito lang kami sa kubo, no? Alright, so yan mga katuba, ng oras natin ngayon alas 2. Yan, alas 2 na po ng hapon. At yan kanina mga katuba, so kanina ang kapal ng ano kanina, ng smog kanina, no, ng bulkang Taal, no. At ngayon naman ay yun nga, medyo lumakas-lakas na yung hangin. Yung hangin dito nagmumula dito sa area to, sa part na to. So ngayon yung smog ng Taal is yun, nawala na. Ayan, tignan nyo mga katuba. Yan, maliwanag na ulit. Yan, maliwanag na kasi papunta doon yung hangin. Kumbaga, kaya lang yung nagsmag dito kanina dahil yung hangin galing Tagaytay papunta rito. Kumbaga napantad yata dito yung smag na yun. Kaya madaming ano, makapalang uso kanina. Kanina yung bukid na yun, oh. Yun, yun.
Kanina hindi matanaw yan kanina, puti yan na yan dyan, gawa ng smug ngayon, ayan matatanaw na natin oh. So yun, nagulat kami kanina mga tuba kasi hindi namin ikalain na yun, mag-aalburuto na naman yung bulok kanina. So yun, kansilado yung mga klase kanina, half day lang yung pasok. So yun, at yan mga tuba, kami lang dito sa kubo. At sila, ano, si Steve at si Kamala doon. Nasa labas, papractice na yun si Steve ng, ano, ng motor. Yan. So, wala kaming lakad, no. At so, yung mga katuba, no, siya nga pala, no, may naisip ko siya kung, ano, siguro magandang idea din siguro itong mga katuba, no. Comment lang kayo dyan kung sakit. Tama ba yung desisyon ko na to na gawin ito, no? Kasi yun nga mga katuba, may nagsuggest nga sa akin dyan na yun, so ibalik ko na yung pagtutuba, no? Tapos yung tuba na yun is pag maipon ko daw, gagawin nating suka, tapos pwede natin ibinta yan. So napaisip naman ako mga tuba, okay naman yun, goods naman yun, goods na advice nyo na ipapagawa sa akin kasi yung katulad ngayon, no, hindi naman tayo malakas, medyo nangangapa tayo sa BIOS, no. So kahit pa paano, every ano natin, every sanggot natin, so pwede naman natin gawing daily vlog yun, every morning, hapon, no. At yun, makakapag-ipon rin tayo ng tuba. At saka yun, katulad sinabi niya, pwede natin gawin suka at yun, ibibinta natin, no? So hindi pa ako sure mga katuba kasi yung new gun dyan is hindi naman atin yan, no? Kumbaga nakikiano lang tayo dito, nakikitira lang tayo dito, at saka kailangan muna natin ng permiso galing kay Tatay Cosme, kailangan muna natin magpaalam kay Tatay Cosme na kung papayag siya na magsanggot tayo ulit dito. Pero dati mga katuba, hindi naman siya nag siya na may mismo nagsabi lagi na kung marunong ka magtuba, pwede mong tubaan 'yan dati, no, nung nagsanggot tayo. Okay, na-stop nga lang 'yan gawa ng medyo mahina yung tuba doon, at saka yun nga, laging nagbabagyo 'yon, kaya ayun. Hindi ko na itinuloy. Hininto ko na ng time na yun. Na pero kahit hindi naman nagbawal sa atin magtuba, pero ihuminto tayo, siyempre kailangan pa rin natin magpaalam, no? Papaalam pa rin tayo sa Tatay Cosme kung kasi yung bala kong sanggutan magtuba, may nakita kasi ako dalawang puno doon. Medyo maganda yung puno no ng niyog na yun, medyo mataba, malago yung kanyang dahon. So yun yung bala ko doon sa malapit sa may mangga. Doon sa may ano, sa mismong sa Palayan banda, malapit doon. So doon ko balak sanggutan kasi baka doon makaipon tayo ng madami-dami na tuba. Kaya yun, so i-update ko lang kayo mga tuba kung okay na, no, kasi hindi naman pag once na magsasanggot ka ngayon, eh bukas may tuba ka na. Hindi naman ganoon yun eh. Kumbaga aakyatin mo pa ng ilang araw yon, ibabaluktot mo pa yung daol nun hanggang sa pag medyo baluktot na, saka mo pa abisan, no, saka hindi naman agad yun pag abis mo is madami agad na may ipon mong tuba doon, hindi pa ponti nung umpisang abis mo pa lang yun, hindi mo palalagyan ng ano yun, ng sahura, no, sahura ng tuba, mga ilang siguro mga isang linggo pa ata bago mo lagyan, or nakadepende kung talagang malakas yung supply ng tuba ng isang puno. Pag once na malakas na yung kanyang tulo na tuba, so doon na natin lalagyan ng ano, sahura ng tuba. Kaya siguro palagyan natin abutin mga isang linggo, kakabaluktot natin kasi yung pagbabaluktot lang natin yan, every ano lang eh, umaga yan, tuwing umaga lang yung pagbabaluktot natin dyan, o minsan naman hapon ganyan. At saka hindi mo naman kasi yung biglain agad. Kasi pag once na binigla mo, pwede siyang mabali. Pag once na mabali na yun, eh, wala na.
hindi mo naman pakinabangan yun pag mabalik na yung daol. Yun, so basta makatuba. Pag okay na kay Tatay Cosme, nakapagpaalam na tayo. So, yun. Doon tayo mag-i-start ulit ng daily vlog natin sa pagsasanggot. Tsaka yung gagawa tayo ng sariling version nating suka. No? So, try natin gumawa. Baka sakaling pumatok. Yun. At pag once na mangyari yun, so pwede na tayo magninegosyo ng ano, sukang tuba. Pure sukang tuba. Yeah. Lagalagay natin doon, pure katuba, sukang katuba. Parang gano'n naman gano'n mga tuba, no? Pero, ano pa lang naman yun? Nasa ano pa lang natin yun? Plano pa lang natin yun, no? Hindi pa tayo sure kung okay, no? Kasi, meron kasing gano'ng puno mga tuba, titignan mo, parang pakiramdam mo na, ah, ito, ang ganda ng puno nito, malago yung dahon niya, kulay green. Meron ganun, pero mahina mag-supply ng tuba, mahina siya. Meron din ganung puno. So, siyempre, wala namang masama, ano, wala namang masama. Kung hindi natin subukan, malay natin, pag once yung palang puno na yun, tama pala yung pakiramdam ko na yun, malakas yung tuba doon, yun, makakaipon tayo. Diba? At saka, hindi lang makatuba, no? Makakaipon tayo, at saka, makakapagbigay rin tayo dito ng sukang tuba, katulad nila ano, nila Tatay Cosme. Yan, sa mga tiyahin ni Kaman, no, kay Kuya Danny, no? So makakapag ano din tayo, makakapagbigay din tayo ng libreng tuba pag makakaipon tayo, no? So at siyempre sa amin, no, hindi na namin kailangan pa bumili pa sa labas ng suka, kasi yan, kung bibili ka pa, eh, andyan naman may sukang tuba. Mayroon pa nga dito mga tuba, yung pinabili ko nung unang taon pa yon, mga isang taon mahigit na yan, tuba na yan, yung may kulay pula. Yun, maasim na maasim din yun. So, masarap din yun sa mga sausawan, kinilaw, sa balot. Balot talaga, dabis yung mga tuba, nakakamiss na yung balot. Ayan, naglalaway tayo sa balot. Hindi na ako nakakatikim ng balot. As in, matagal-tagal na tayo hindi nakatikim ng balot. So, yun. At ngayon, magsusurvey tayo. Titignan muna natin doon na may mga puno na magaganda. Tatandaan natin. No, at saka tayo magpapaalam kay Tatay Cosme. At saka magpapaalam din tayo kay Kuya Danny. No, kasi si Kuya Danny yung namamahala dito. No? So, papaalam rin tayo. Para si mahirap naman yung mga tuba, hindi diretso ka, siyempre hindi naman sa iyo yung yan yung sasanggutan, diba? So, kaya yun, mas mainam talaga magpaalam muna bago gumawa ng aksyon, di ba? Ganun dapat, kasi ako naman talaga actually mga tuba, ganun naman talaga ako, no? Kailangan ko muna magpaalam sa may-ari, no? Kailangan may permission nila bago tayo gumawa ng action kanyan. Kahit pagkaano pa natin ka-close mga katuba, kahit gaano pa kalapit sa ating puso, so number one pa rin dyan yung respect. Hindi mawala yan. Kailangan pa rin natin magpaalam, di ba? Huwag nating anuhin na aabuso tayo di porkit close natin, kakilala natin. So yan, gagawa ka ng gagawa agad ng mga ganto ganyan, no? Need pa rin mga katuba, need pa rin natin magpaalam. Kahit nga sa mga kapatid ko mga katuba, eh, kung may may kailangan ako na ganto gagawin o may ano sa kanila, no? Kailangan pa rin natin magpaalam kasi hindi naman ano yan, eh, hindi naman yan na easy lang na ano, eh, na ganto ganyan na anuhin mo, no? We need respect kung kamag-anak mo mayan or kakilala, close friend o ka malapit sa iyo, need pa rin natin yan, no? Yan ang wag nating kakalimutan. Yan ang number one na ano doon. Listen. Tama ba 'yun, listen? Yan, oo. Yan yung number one sa pinakamahalaga sa buong buhay mo na gawin mo. Respect to another people,
malapit man sa'yo or kamag-anak mo or friends mo, ganito ganyan. Yun, yun lang ang ano ko makatabay, yun lang yung natutunan ko, no? Yun lang ano ko natutunan ko na kumbaga yan yung ginagawa ko sa buhay, sa yan yung iisang ginagawa ko na sa buong buhay ko, yan talaga is lagi kong ginagawa na yun. Bago ka gumawa ng action, you need permission sa tao na may ari ng mga gusto mong anuhin, gusto mong tato, hiraman ng gamit or what else, mga katuba. Siguro naman mag-gets nyo na yun kung anong ibig sabihin nun, no? Parang napapa-English yata tayo na. Hindi, mga katuba, ano lang yun, ha? Pero totoo yun, mga katuba, totoo yun, totoo yun. Yun yung the best doon, no? Kaya yan, yan, titignan mo na yun, mag-ano tayo doon. Susurbihin natin doon yung mga new gun. Natapos diretso tayo doon. Pag andun si Kuya Dani at saka si Tatay Cosme. So, itry na natin magpaalam. Kasi pag once makapagpaalam tayo, bukas na bukas agad is maglilinis tayo ng ano. Sa taas, lilinisan pa yan eh. Tatanggalan pa natin ng mga patay na mga palapa. Tapos yung tinatawag nilang anong, di ko alam kung anong tawag yung makatuba dito sa Tagalog, sa amin kasi guro. Ay! Ayan, yung ginit ng makatuba is siyempre yung iba niya makakapal, mahaba, puputulan mo yun para yun, para maging malinis yung ano, hindi pagtitirahan ng mga daga, kung ano-ano pa, putakti o mga insekto. Yan, para hindi mananatili doon. Kasi pag hindi mo lilinisan yun, delikado din yun. Baka pag akyat mo, may ahas na pala doon sa taas. O siyempre, daga, malalaking daga, magugulat ka din. Ganyan. Hoy! Sufi! Sufi! Yan, andito yung kapatid ni Kure. Kure! Supi! Supi ha! Ano lang natin makatuba kasi bagong panganak pa naman yan si... Stay! Ayan, Supi ha! Kure! Patang na, mali na. Ayun, lalabas doon sila, ano, kore. Magano yun sila, babatala yata. So, ayun, mga katuba, tara, samahan nyo ako ngayon. Punta tayo doon sa may gilid. Try natin doon. Tara, let's go, magpalit na tayo ng battery. Baka tayo pumunta doon. Okay, tara, let's go, guys. Aray ko! Rappi. Sakit. May ano pala dito. Aray, talbog yung chinilas. Ayan, may ano pala dito. May nakatulos na kawayan. Talbog eh. Aray ko po. Ang sakit. Abuti hindi lang na ano yung kuko natin. Yung yung oras natin, alas 3 ng hapon. At yan, ay mamaya titignan ko pala yung nagsuggest doon, no? Hindi ko lang natandaan yung pangalan, so share out na lang natin mamaya. Yeah. May ano yun dito, mga katubo, may nakita kong bangung kanina dito, may ano pa, ayun, ayun, no? Ayan, o bangungon niya, no? Yan. Bangungon, susok na bangungon. Ayun pa, oh. Ayun, dalawa. Dalawa na nakita ko. Yun lang, dalawa lang. Masarap pa namang gataan yun. Siguro kung marami lang yun dito, mga kataba. Baka madami-dami yata yung makakuha namin. Mayroon namang mga ganyan, pero bihira lang, hindi namang gaano madami.
mabilang lang. Kung makakuha ka naman ng ganun, yan, mabilang lang. Yeah. Ah. Dito tayo. Ayun, ito mga katubay, ito yung sinasabi ko sa inyo, itong nug na to. Yan. Yun yung balak ko sanggutan kasi tignan nyo yung ano niya. Yung dami ng kanyang palapa. No, at saka, yung daol niya is malaki. No? Ito, at saka yung isa na yun. No? Kikita nyo, napapansin nyo yun. Yun. Kung maaari itong tatlo na to. Pero ito medyo alanganin to gawa ng ano doon sa taas. Paunti na lang yung kanyang palapa at saka maliliit at saka ang daming bunga. Ito, ano to? Ito talaga the best to. Parang saktong-sakto talaga sanggutan to. At saka yung isa, ayun po may maliit pa doon. Kaso ayan, titignan lang natin kung alin ang maganda dyan na pwede natin anuhin. Pwede natin sanggutan. Uy, may nahulog na ano. Yun. Pero, saka mga katubang, titignan mo pala muna natin yung pinaka ano doon sa taas, yung pinaka dulo. Kasi nung nakaraan natin, nung doon sa may malapit sa may ano, sa nipa, no, sa may sasa, madaming ano yung pinaka gitna niya yung pinaka dulo is kinakain ng ano ng mga uod, no, nasisira. So baka isa din sa dahilan yon kaya hindi siya masyadong nagpo-produce ng tuba, baka yun isa din sa dahilan yon kaya yun siguro, no. Ito naman pag makita natin doon sa taas na okay naman siya, wala siyang mga kagat-kagat ng mga insekto, yung dahon. So, ayos na yun. Pwedeng-pwede na yun. No? Ayun pala. Ayun pala si Kuya Dan. Ayun, nasa may pala yun. 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 Pwede, ano kayo ginagawa nila yun? Tingnan kayo natin doon. May andun sila ano eh. Try natin dito. Parang may inaayos sila doon. Nagpatubig ata. Yun, hawon na. Hawon na. Ito mga katubad, tingnan nyo itong nib na to. Ang liit pa. No? Kaayon. Tarik lang tayo. Ay, yung palayo. Tiyan yung palayo makto ba? May mga bunga na. Ganda talaga pag maganito, no? Sa amin kasi ito makto ba, mayroon naman kaming palayan doon. Yun nga lang, hindi na natatrabaho gawa ng yun, walang budget sa pagpapatrabaho. Kaya isa yun sa dahilan na natigil din. Kasi yung tatay ko, ano na eh. Matanda na rin, senior na. So, may nahina na rin. Hindi katulad nung bata-bata pa. Malakas mag ano yun, malakas mag daro. Yung ano yung araro, yan araro pala. Yun yung ano daw eh, alam niyo na pag patanda ng patanda eh ganun talaga, lalo na tinama ng arthritis yun. Kaya
Pag once na mayroon ka ng ganyan, lalo na pag malamig ang panahon, yun. Arthritis, rheuma, yun, mahirapan ka na sa paglalakad. Kasi mamaga ang inyong tuhod at mahirapan ka sa paglalakad. So hindi ka na makakapagtrabaho na maayos. So, yung tatay ko kasi, mga katubay, lumaki talaga yun sa mga bata pa lang sila. Kasi yung papa nila, yun na talaga yung trabaho. Sige, tapos na ang kape doon. At yun talaga yung mga trabaho nila doon. Kami, mga bata pa kami ng mga tuba. Edad pa lang ako ng 4 years old, 5 years old. So, sumasama na kami doon sa magtatanim ng palay dati. No? Wala pa naman kami ngayon, pagmangyong masyado noon. Pero tanda ko pa yung mga tuba kasi may ano na tayo doon eh. Kumbaga may isip na rin tayo yung time na yun eh. Kaya... yun. Na-experience ko na yung mga ganong trabaho dati. Okay. Ayun si Kuya Dani. Kuya Dani! Pwede ba rin anuhan? Pwede ba rin anuhan? Sasanggutan ko sana. Tutubaan, tutubaan. Yung itong puno na to. Sige. Dan. Para gawing ano, suka ba? Madami dyan eh. Hindi, pinipili ko lang yung mga magaganda yung ano. Kasi yung iba, hindi nagtutuba yung iba, mahina. Ay, yung, mahinang puno yung kanuha. Yung katulad doon sa may ano, may malapit doon sa may sasa. Ay, mahinang puno yun. Mahina. Eh. Ito, tingin ko, malakas to kasi, ayun, yung dahon. Yung malakas puno, ha. Ito. Yung ganon. Yan. Yan. Yung ano. Yan. Kahit mga tatlong puno. Pwede yung tatlong puno. Ito mga katuba, oy. Malaki yung daol niyan, no. Sa ganyan. Ah, mahina yung ganyan. Mahina yan, mga maliliit. Yung katulad dun sa may ano. Wala, hindi tumuwa dun. Bumuklad lang yung ano eh. Sa hindi ka marunong. Hindi pa, may ano yung sasasa. Parang kailangan yung ano doon, yung, di ba yung bunga nun nakakain yung malambot. Yun talaga daw yung dabis na anuhin. Pag, at puputulin mo daw yun. Para tapos pinapalo pa nila. Yung sasa. Eh, yung kalamang katuba. Eh, siguro kung makapagano tayo, itry din natin. May mga sasa din eh. Yan, ito sakto. Sakto sa langat siguro. Tsaka meron pa doon. Baka din eh. Yan, ikutin lang natin dito. Yan, yun o, ito. Sa tingin ko okay yan mga katuba kasi tignan nyo yung ano. Pag malaki yung daol, madami-daming tuba na maano yun. Maipon. Kasi... Oy, Busing! Kumusta ang buhay-buhay? Si Malupito, no? Si Malupito, no? Ayun, si Malupito, no? Si maliit. Mahina yun din, mahina yung banda diyan. Ha? Mahina yung diyan banda. Mahina lang. Gawa ng ano sa alat siguro. No? Yung tubig na yan diyan, may halong alat yan. Tabang yan, tabang yan. Hindi to may maalat na lang. Sado sinira na ng aso doon. Hindi ni? Oo, oh, pala. Nako. Ano yun? Ano na, kinulong lang yung ano? Apat? Nato. Oo, yung naro dito? Yung sinado. Ano na? Kinulong na? Ay, nabat na ano eh. Binabat ako nga eh. Nakita naman eh. Hindi na tumiwa eh. Hehehe. Eh, oh. Oo, yun ano. Oo. Sira talaga oh. Oo. Naku. Ay, kumakita ng tatay yan eh. Ah, buti na lang. Hindi na kapag-ikot si tatay ko. Ayun niya. Ayun mga katuba oh. Hinano ng... aso. Ah, nasa ano ba yung mga hapon na sa loob? Nakakaw. Sila pala. Ayan. Oo. Oh. Harap na ka makikinit. Oh, pinakita sa akin ng kuya yung mga talaga sinira. Oo. Ayun, pinagdaganan yan. Sawa nagtuba dyan? Doon, sa may loob. Sa loob na yan. Daron. May sa puno doon na ano, nakabuko din eh. Yun yung tinubaan ko. Are,
Yan, maganda yan. Ay, mataas? Malalaking madaling... Yung bunga? Oo. Malaking bunga? Kung bumunga yan, malalaki. Oo, ano. Kaso wala pang bagong ano, walang tubo. Wala nga lang tangga. Ah, wala pa yung mga ano. Oo, yung daol. Oo, wala pa. Pag saktong-sakto mga ganyan, nakahaba yung daol. Yun, unti-unti yung babaluktatin yun, oo. Wala na, imagine na. Ganyan kasi mga tuba, pag ganito ng mga ano, yung maliliit, mahina, mahina tumuba yan. Yan, yung doon, yung napili natin, pwedeng pwede yun. Tapa-tapa yung mga yun. Ayun, pang ano ng taboy ng maya. Ngayon wala pang maya kasi hilaw pa eh. Oh, naubos na nga ng maya. Ah, kahit hilaw pa? Oo. Oh, meron? Ayun ang gusto ng maya. Yung mga ganyan. Ah, oo. Dahil yan, ma- ano ko sa ano, magatas. Magatas pa. Madali mag-ano. Malambot. Malambot pa. Mga next man ito, ano na to? Medyo... lubad-lubad na ang kulay. Yun doon, ano yun? Red rice yun, yun doon? Ah, hindi. Ganyan. O, oh, ganito din? Wala pang mga... wala pa. Eh, dinin mo na. Yung dalawa dun. Dalawa. Tara mo natin dalawa. Kanino motor na ginagamit? Ayung ano, si Beatles. Ginagamit ko rin, nyo? Oo. Oh. Ayun o. Oh. Makikita nyo dito mga katuba, tignan nyo yung daol. Ang laki ng daol. So pag yan, masasanggutan yan. Pero yung ganun kalaki mga katuba, hindi na pwede yan kasi mga ilang week na lang yan, mag-aaro na yan eh. Kumbaga magulang na yan. Aantayin pa natin na may tumubo dyan na ano. Wala pa. Wala pa. Kahit mga ano lang, mga dalawang dangkal or tatlong dangkal. So pwede na yun. Mga dalawang dangkal. Pwedeng baluktutin na yun. Well, linisan pa naman natin yan. Tatanggalan pa ng mga ano yan. Ay, isa ta. Itong isa. Ha? Yun. Nalilinis naman yan, inaano yan. Oo. Tatanggalan lang naman ano yan dyan. Mga makakapal yung ano. Tapos yung mga hindi bumunga, yung puputulin. Pero lalagyan ko pa yung karit ko ng kaluban. Kasi delikado, baka mahiwa yung daliri natin dun. Mangangakit ka nga pala. Pag-akit nun, baka mangangakit. Ay, wala ka nga pala dito. Alin? Sa Mindanao, yung pagbago magtanim at yung tinatabas, tatalasin yung mga palapa ano? Yung dito. Pero sa amin may ano yun, may tangga yun doon. Ha, yung di tangga yung ganyan ba? Ay, wala nang marunong umakyat eh, kaya tumaas na tumaas, mga wala diretso na. Kaya gusto mo magbuko, wala, nakatingin ka na lang. Oo, lala pag hindi marunong umakyat. Umakyat eh, wala na, wala na. Doon sa amin, tangga, may tangga, hindi madali lang umakyat. Daming butas na mo, kaya tagal. Alright! Yeah, mga katuba, puntahan lang natin yung kambing doon, si kumpare at si kumare. Dahil ilang araw na hindi na ilipat yun. Yan at kukumpayan din natin nang may makain. Pwede naman siguro dito i-break natin, no? Ayun, no? Ayun, yung dalawa. Sa kaya manda, sa kaya maganda ilipat yan. Kasi pag dito,
Pag ganito kasi mga tupa, hindi sila kumakain ng ano, ganito. Ah, dito. Ayan, medyo malago na dito. Dito natin ilagay. Tara, tara. Kunin natin dun. Sila kore kasi andun mga katuba. Lumabas kasama yung papa niya. Babatalay. Para sarap mangawil ngayon. Ano na taas ang ano ngayon? Sino malalaki mo? Eh, madaming mga malalaki dyan. Ano yung mga tuba pag kami dumadaan dito? No? Makikita ko talaga dyan may mga malalaking isda. Aray ko! Ah, lang kam! Ah. Dami langgam ah. Guyam pala, guyam. Meh! Meh! Pagkain natin to. Ba, dami dilap kita ah. Maliliit nga lang. Mga kumpare, kumare! Kumusta ang buhay-buhay? Ha? Ayos lang kayo din eh. Pag dito natin ilipat to. Oh. Ay, nakabitaw pala to si kumpare. Kasi si kumpare, alam nyo mga tuba, doon nakatali yan. Ngayon, bakit siya nandito? Ayan, nagkabuhol-buhol ang kanyang ano. Wait lang. Nagkabuhol-buhol ang kanyang tali. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, kumpare, ha? Talaga, kumpare, ha? O, tignan mo, binunot mo pa talaga yung ano mo? Yung tali mo. Siglang! Saglit lang! Hindi pa nga tapos din eh. Pumipiglas ka na. Huwag kang masyadong atat, pare. Ah, relax ka lang, pare. Relax. Aba! Kumakain si kumpare ng ganyang dahon. Ayun oh. Ayun, si ano naman, si kumare doon. Dito na lang natin itali si kumpare. Dito ka, dali. Yun, doon natin tinali. Tapos ito si kumare naman. Dito lang, kahit dito na. Malapit kay kumpare. Kaso wala masyadong ano din eh. Tara, doon tayo dali.
ko lang yung mga ano, mga tuba. Yung mga mahabang ano na pinaganuhan nila ano, sa tali. Doon kasi ano, yung mga mahaba. Putulin natin yan para hindi siya umano, hindi yung nagbubuhol kasi dyan yung lubid yan. Yun. Yung mga ano lang naman, yung mga mahaba para hindi pabuhulan ng lubid. So kuha tayo ng tumpay nila. Doon tayo kumuha. Dito kasi ilang araw na yun dito nakatali no, si kumpare at si Mari. So ngayon ililipat naman natin ang ibang pwesto. Lalaki ng tilapid dyan no. Ay ano pala, hindi pala tilapia. Sigwil. Sigwil kung tawagin. Ayun, hindi ni. Eh, putulan natin yung mga maliliit. Let's go. Butas pala doon. Aray. Aray ko. Wait lang guys. Aray. Ah. Ayun, butas. Saan yung itak? Wala, wala yung itak. Hindi pala. Pah! Pah! Pah!
dito natin ilagay sa taas. Sa gitna. Oh. Abot naman 'yan eh. Ko pare. Kapitin mo lang. Ating kapatid. Yun. Yun ang hapunan nila. Tuloy, sakit ng kamay ko ah. Ah, naitukod ko kasi makatuba. Naitukod ko pa ganyan. Pero hindi ako pipila ito. Malakas naman yung katawan natin. Ang bihira makatuba, ano alam nyo. Dito pa yun ah. Natimingan ko pa talaga pag-apa ko dito. Ayan, butas pala, ayan. Ayan ah. Ay, pambihira. Asan yan? Kasama sa ano natin yan? Kasama sa trabaho natin yan, guys. Kaya hindi biro ang mag-vlog. Dadagdagan pa natin yun kasi kulang yung kay kumare kumpare. Kitang-kita yun doon yung ano natin. Pagkadapa natin kanina. Ikaw talaga, pare, hindi pa nga ubos yung ano mo dyan. Sasalubong ka na agad sa akin. Tapusin mo muna, ubusin mo muna yan. Oh. Mas madami-dami na yan. Pabor na nga sa iyo eh. Kasi dito kay kumare. Oh, kumare, kumain ka ng madami kumare. Kumbira ka kumare. Okay na. Let's go. At least mabubusog na yan sila sa kinumpay nating ano. Bukas na lang natin yan ilipat. Doon natin ilipat yan ng umaga. Yan doon yun. Kasi medyo ano na doon. Kasi pag pwede naman din bukas mag-ano na tayo bukas siguro yan abangan nyo mga katuba yung pagkasanggot natin ulit sana yan panoorin nyo ang ating vlog sana po na-skip ads tayo mga katuba yan napakalaking tulong po sa amin yan yung panonood nyo at saka yung hindi nyo pag-skip ng ads. O yun, kalupo, sinalubong yung karit ko, nasugatan ka eh, buti na lang hindi nasugatan. Andito, dami langgam to kanina eh, dami langgam yung guyam, yung malalaki.
Yan, pabalik tayo na kubo. At so yan, dito ko natatapusin yung vlog na to mga katuba. At yan, so bago matapos ang vlog na to, siyempre, papasalamat ako siyempre kay God. God, thank you Lord, thank you very much sa araw-araw na binigay niyo pong blessing sa amin, sa pagising namin araw-araw na wala kami sakit at maayos yung aming pakiramdam. Thank you Lord. At Lord, thank you rin po sa mga taong sumusuporta sa amin. Naway bigyan niyo po sila ng malakas na pangatawan at bibless niyo po sila araw-araw. At yan, maraming salamat din po sa inyo lahat mga katuba, lalo na sa mga OFW, silent viewers, yan, sa mga Seward community, yan, shout out sa Planet Seward, sa lahat ng yun, sa lahat ng Seward community, Seward family na nakasuporta sa amin, thank you po. At yan, siyempre, maraming salamat kila Kaman Steph, yan sa mentor namin kay Idol Japper Sniper, siyempre sa buong family ni Kaman dito, kay Tatay Kusmi, kay Kuya Danny. Yan, at yan, okay na, pinayagan tayo ni Kuya Danny na nagpaalam mo kanina na kung pwede bang sanggutan ulit yung ano doon, pwede ko ba sanggutan yung nyug doon, yung malapit doon sa bahay, doon sa kubo, o doon sa may ano, sa mangga. Kaya okay naman, pumayag. So actually mayroon pa siyang mga pinuturo na pwede natin tubaan, no? So titignan natin hanggang saan yung kaya natin pwedeng tubaan, no? Kasi hindi naman pwedeng bigla kang magtuba agad ng madami, no? Kasi alam niyo naman yung pag-akyat pa lang, umaga hapon yan mga katuba, ha? Umaga hapon kailangan mo siyang tutubaan yun. So yun, abangan nyo na lang sa next vlog natin yung ating pagtutuba, pagsasanggot. So yun, maraming salamat sa inyo mga katuba, at sana no skip ads tayo, sana panoorin nyo po hanggang dulo yung aming vlog, yung aking vlog. So maraming salamat ulit sa inyo lahat sa walang sawang suporta. Ingat kayo palagi and God bless sa atin lahat. Bye bye and see you next vlog. I love you all.